Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mangpanig ng mundo. Ang bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang sa pagitan ni Saul Canelo Alvarez kontra Jermell Charlo. Labanan ito ng dalawang undisputed. Dahil itong si Saul Canelo Alvarez ay kasalukuyang undisputed sa super middleweight division, Jermell Charlo kasalukuyang undisputed sa middleweight division. So dahil dito sila magpangabot sa super middleweight division, ibig sabihin lamang nito, challenger si Jermell Charlo sa bakbakan na ito, mga kaibigan. Fight schedule, September 30, taong kasalukuyan. Doon giganapin ang bakbakan sa T-Mobile Arena, Las Vegas, Bansang Amerika. Ang labanan na ito ay requested po sa isa sa pinakamasugid nating taga-subaybay, walang iba kundi si Sir G.N. Lover. Shout out sa iyo, Ludes. Para naman sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad sa munting channel na ito, inaanyayahan ko rin po kayo na sana supportan po niyo ang ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe. Maraming salamat po. Mga kaibigan, alamin muna natin kung sino ang yamado dito sa bakbakan bago natin ihayag ang ating fight prediction and analysis. Dahil hindi porkit kasalukuyang kampiyon si Saul Canelo Alvarez ay yamado na agad. Alamin muna natin kung ano ba ang mayroon kay Charlo. Itong si Jermell Charlo ay may impresibong kartada, 35 wins with 19 wins coming by way of knockout, may isang talo at may isang tabla. Sa kanyang nag-iisang talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan at ang tumalo sa kanya ay tinalo niya rin sa rematch by technical knockout. Itong si Charlo po ay may height na 6 foot flat, reach 73 inches, orthodox ang kanyang stance, may knockout ratio 54.29%. Unang apak niya sa super middleweight division at unang laban niya ito sa super middleweight division na kung saan ang kanyang kaharapin ay ang kasalukuyang hari sa super middleweight division na si Saul Canelo. Huling lumaban po itong si Jermell Charlo, Mayo 14, 2022, yung rematch niya kay Brian Castano. Panalo si Charlo by knockout. Mga kaibigan, kung inyo napapansin, huling lumaban si Charlo noon pang Mayo 14, 2022. So ibig sabihin, isang taon mahigit na hindi napapalaban itong si Jermell Charlo. Posible yan na isa sa kanyang disadvantage, yung inactivity, mga kaibigan. At pag-uusapan natin yan mamaya. Experience ng boksingerong ito, mga kaibigan, ang mga matitim na kalaban nito, si Tony Harrison, Brian Castano, si Vanes Matirosyan. So, ibig sabihin mga kaibigan, yan pa lamang ang kanyang mga matitinding nakatunggali. Skills, mga kaibigan, boxer puncher po ito. Na kung saan, may counter punching ability, defensive style, willing sa tututo na bakbakan, volume kung mababato ng suntok, epektibo ang kanyang jab, lalo na matangkad ito, may kakayahan na ipanatili ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban. Take note, volume din ito kung bumabato ng suntok. Sa panig naman ni Saul Canelo, ang boksingerong ito, kung di ako nagkakamali mga kaibigan, ay 3 division world champion, kung di ako nagkakamali, super welterweight, 4 division world champion, dahil super welterweight, middleweight, super middleweight, light heavy. So, 4 division world champion itong si Saul Canelo. Sa ngayon, ay may impresibong kartada ito, 59 wins with 39 wins coming by way of knockout, may dalawang talo, may dalawang tabla din. Sa kanyang dalawang talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. Edad, 33 anyos, at ang height po nito ay 5'8", reach 70.5 inches, orthodox ang kanyang stance, may knockout ratio 66.1%. Huling lumaban, Mayo 6, 2023, John Ryder. Panalo si Canelo by unanimous decision. Experience, bukod sa kanyang pagpatitiro na sa mga division, which is 4 division world champion ang boksingerong ito, mga matitinding na kalaban nito na kung saan nga may kakayahang tumalo sa kanya, Gennady Golovkin nung nasa middleweight pa itong si Canelo Alvarez, Floyd Mayweather Jr. noong nasa super welterweight pa itong si Canelo, Dimitri Bivol
sa light heavyweight division. Skills, boxer, puncher. So pareho ang skills si Jermall Charlo at Saul Canelo. Ang estilo naman ni Canelo, mga kaibigan, magaling ito sa adjustment. Una sa lahat yun, magaling siya sa adjustment, timing, kung bumabato ng suntok, taglay ang power, at yung kanyang mga body shot. At may mga galaw si Canelo po na willing sa brulan, may counter-punching ability, defensive style. Pero ang kahinaan ni Saul Canelo Alvarez ay ang mga technical fighter tulad ng Floyd Mayweather at Dimitri Bivol. So, sa paning Charlo, mga kaibigan, napag-aralan na niya ang galaw ni Saul Canelo. Yun nga lang, once na kanya na yung i-execute sa oras at araw ng bakbakan, nakadepende pa rin yan kung tatala ba sa isang Saul Canelo Alvarez. At dahil sa itong si Jermall Charlo ay tumaas ng timbang, pwedeng magbago ang galawan. Yung power pwede manatili yan, pero yung galawan baka mag-iba dahil bumigat siya, mga kaibigan, nadagdagan ang kanyang timbang. Pero ganun pa man, dahil sa willing talaga lumaban ito si Jermall Charlo, maaring magiging ano na sa kanya yan, yung timbang niya maaring tama lang sa kanya dahil 6-footer ito. Pero yung galaw nga lang baka magbago. At yung pagtanggap ng suntok, mga kaibigan, dahil hindi porket malaki ka tapos papasok ka sa division na yan, hindi porket maliit yung makalaban mo, lamang ka na agad. Hindi ganon dito, mga kaibigan. Depende yan kung kaya ba ni Jermall Charlo natanggapin ang mga suntok mula sa super middleweight division. Okay, comparison tayo. Height and disadvantage, 4 inches ang diferensya. Mas matangkad si Charlo. Dito naman tayo sa kanilang reach, 3 inches ang diferensya or 2.5 inches. Parehong orthodox ang maglalaban. Pagdating sa power, lamang si Canelo Alvarez ng 11% dahil 66.1% ang knockout ratio ni Canelo, 54.29% naman kay Charlo. Activity, aktibo si Canelo, inactive naman si Charlo. So, pagdating naman sa karanasan, mga kaibigan, lamang si Saul Canelo Alvarez. Okay. Prediction na tayo. Prediction ko dyan, mga kaibigan, Saul Canelo Alvarez by technical knockout or knockout. Kahit na sabihin natin matibay itong si Jermall Charlo. Bakit ganon ang aking prediction, mga kaibigan? Kinakailangan ni Saul Canelo na i-knockout itong si Jermall Charlo at nang sa ganon makapihos siya sa panalo. Dahil once na mauwi ito sa puntusan, may laban si Charlo. Pwedeng manalo ni Charlo dyan. Lalo na kung babaguhin niya ang kanyang galawan na kung saan magiging technical fighter ang kanyang gagawin. Kumbaga, mga kaibigan, gagamitan niya ang kanyang height and disadvantage, power at footwork na kung saan hindi siya makipagsabayan ni Saul Canelo Alvarez. Bagkos gagamitan lang siya ng jab, one-two combination tulad ng ginawa ni Bivol sa kanya, na hindi siya nakapurma dahil doon sa ginagawa ni Bivol. Dahil volume din kasi itong si Charlo, kung bumabato na suntok, matangkad pa. So, kailangan ni Canelo Alvarez i-knockout itong si Bivol. Ganun pa man, mga kaibigan, pwede pa rin manalo ni Saul Canelo dyan sa puntusan. May malaking chance pa rin si Saul Canelo na manalo sa puntusan. Oo, dahil sa galawan nga din itong si Canelo dyan sa super middleweight division, na kung saan para sa kanya yun ang kanyang pinakatumpak na timbang dyan sa super middleweight division. Dyan hiyang ang kanyang katawan. So dyan, mga kaibigan, pagka mauwi yan sa puntusan, bagamat sabi ko nga kanina, bagamat para sa akin panalo pa rin si Canelo kung mauwi sa puntusan, pero may laban na po talaga itong si Jermall Charlo. May laban po talaga dahil matangkad, gamit ang kanyang speed, jab, one-two combination, footwork na kung saan ipanatili niya ang kanyang distansya kay Canelo, may posibilidad na makagawa nga din ang panalo itong si Jermall Charlo. Nakadepende yan kasi sa strategy na gagawin
ng Jermall Charlo, mga kaibigan. Dito naman, di ba nasabi ko kanina na Saul Canelo by technical knockout or knockout, doon yan sa mga later rounds. Dahil may posibilidad na magbago ang galaw ni Jermall Charlo, mga kaibigan. O, magbabago yan, lalo pagka nandoon na sa mga later rounds, napapagod. Lalo na sa mga puriga, napakawalan itong si Saul Canelo Alvarez. Kaya napakagandang laban ito, mga kaibigan, na sa tingin ko nga, malaking pagsubok ito sa panig ni Saul Canelo Alvarez. Hanggang dito na lamang, ito po ang Dong Sports PH. Maraming maraming salamat po.